Monday, B-Fam! Kumusta ang simula ng linggo ninyo? I hope it's okay. And kung nag-feel nyo naman agad yung stress na dala ng week na to, abang you can try to take a look at it from a fresh perspective. Gaya na lang ng sa mga bata, di ba? Let's try to be that carefree kid we once were. And kahit papano, let's try to forget the worries and pressure even just for a while. At sasamahan ko kayo dyan. I'm your host, Bianca Gonzalez, giving you a home away from home only here on BRGY. Today, we're talking about the scent of success. At success na yan, whether it be in your career, your relationship, your personal life. But when we say success, hindi lang yan yung mga achievements. Hindi lang yan yung money or fame. It's actually also even the simpler things in life, tulad na lang ng pamilya, di ba? Yan ay talagang success. And I think now that I am older, I feel like ang success para sa akin is if nakakagawa ako ng work that fulfills me, but at the same time, I get to spend time with my family. I think through the years talaga, no, nag-iiba yung definition natin ng success. And today, we have the perfect guest to talk just about that. Joining us today on BRGY is a super successful entrepreneur, a well-known fragrance manufacturer, and public personality who succeeds in many facets of life. So today, alamin natin ano kaya ang ingredients sa kanyang success at sino-sino ang kanyang most cherished treasures in life. Let's all welcome Joel Cruz! Hello! Nice to see you. Yeah, it's good to see you. Hello, welcome. Please have a seat. Thank you. Thank you for having me. Of course. Mm-hmm. Thank you for your time. Ito sobrang busy, pero maraming salamat that you made time for us. Of course. Grabe, just parang napa-throwback ako to my earlier days on TV because the first time I met Joel was many years ago when I used to do the morning show on ABS-CBN. You were one of the most supportive partners ng morning show. And you never change. You as well. I was telling you, you have not aged as well. Pero ang dami nang nangyari sa buhay natin ever since. Mm-hmm. Aside from being a successful entrepreneur, Joel is now a father of 8. Correct. 8 children. 8. That's crazy. How would you describe life as a dad of 8? As a busy working dad of 8? Well, normally, it's really complicated. Pero yung time management is very important. Yeah. Meron akong talagang time for my office, sa work, no, sa employees. Iba rin yung time ko sa family, sa 8 children. Yeah. Yun. So, pag Saturday, Sunday, full-time ako sa mga anak ko. You have set that boundary. Exactly. Pagka weekends na ganun. Family. Well, today we'll talk about all that sa buhay ni Joel. But we'll start, of course, with your life story first. Of course, a lot of people know you, lalong-lalo na ating mga TFC subscribers from all over the world. They know you for your fragrance business talaga. And so for this particular part of the show, I'm gonna bring you back to some chapters of your life, some parts of your life, and ang sasabihin mo sa amin kung anong scent yung naaalala mo when you think about these things. Mm-hmm. Alright? Are you game? Okay. Okay, first, rewind back tayo to Joel's psychology student days. Oh. That time, kasi I really love perfume, so that time, I should wear fresh scents. Anything that is fresh. Anything that is fresh. Mm-hmm. Fresh scents. So yes, you were a psych student in school. Yeah. And correct me if I'm wrong, but the story is your mom dream niya talaga na ikaw ay maging doktor. Kasi hindi mo medyo type yon. Ang compromise mo is psychology. Yeah. You know, pagka magdo-doktor ka, maganda yung mga pre-med mo na, let's say, BS Biology, BS Zoology, Med Tech, ganon. So, I took the ECS, like BS Psychology. ECS? Easy pa pala yun. Oo, kasi para ano, at the same time, kasi gusto ka rin yung psych na major, no? Kaya I took a psychology and now it helps the business call. Yes. And with other people also. And I can imagine kasi scents have a lot to do with personality, memory, and all these things. I'm sure nagagamit mo pa rin kahit pa paano, kahit hindi naging doktor. Sa mga employees ko, I can psych them. Sa customers din, kung talagang ito, bibili o hindi. Somehow you can
psychologize, you can analyze the personality, yung character nila, yung behavior. So, malaki tulong din. Yeah. Kaya I have no regret dito sa aking BA psychology graduate. Yeah. Growing up, your mom was a disciplinarian. She was very strict. Very, super, very strict. No? How did that affect you, your personality, growing up? Well, when I was younger, of course, I was really against it because yung mga classmates ko, may time sila manood ng sine after school. Barkada, hindi. Alam niya yung schedule ko. Kaya after 5:30 from school, eh, we're very close sa UST, sa Sampaloc, Manila. Guro, mga dapat, 6 o'clock, andun ka na. Okay. So, gagawin ko, marami akong mga white lies, no? I went to the library. Hindi siya magagalit. Group work, gano'n. Oh, yung ganyan. No, never ako magsukwento na nanood din kami ng sine. Yeah. Yung gano'n, bawal sa kanila. But gusto niya, invite ko na yung mga friends ko sa house namin. Doon kami mag-dinner, doon kami mag-aral. Tapos gusto niya yung gano'n. Yeah. Kesa yung napaka-hikit niya. Hindi lang sa akin, sa lahat kami magkakapatid. Okay. Pagdating sa bahay, kailangan may assignment ka. Yeah. Buksan mo yung bag mo, labas mo yung books mo, mag-video ka sa table. Yung gano'n. Buti hindi umabot sa rebelling stage. Ah, in fact, there was a time. Ah, meron. Mm-hmm. Kasi, nakakompare ko yung mga friends ko, like their parents also, they were not strict compared sa akin. Nagkaroon kami ng little confrontation din. Iyakan kami, yakapan, yung gano'n. And na-realize ko naman kung ano yung purpose nyo. Lalo ngayon, kung naintindihan nyo. Ganun siguro talaga tayo pag bata tayo, hindi natin maintindihan yung sobrang higpit ng magulang. Yeah. Pero ngayon, ginagawa ko sa mga anak ko. Oh, yung higpit na yun. Yun. Kaya very disciplinarian ako sa mga anak ko. Parang alam ko kung bakit ako maayos ngayon, yun, successful ngayon dahil sa nanay ko rin. Yeah. No? Ang father kasi that time, he was so busy sa kanyang work. Yeah. Very workaholic. Hanggang 12 midnight, nasa trucking business siya. Mm-hmm. Gigising yung mga 5 o'clock in the morning. Yeah. Oo, kaya wala siya talaga from 5 a.m. to 11 or 12 midnight. Yeah. Sa bahay. So, you got from your mom na medyo disciplinarian to your kids now. Pero parang feeling ko kahit papano, nakuha mo din yung pagka-workaholic ng dad mo. Because correct. Prior to having kids, you yeah. were really like growing the business talaga. Mm-hmm. Yeah, kasi nung maliit ako, sumasama ako sa father ko, sa truck niya, may catering sa Forbes Park, yung gano'n. Mag-set up yung mga waiters ng catering. Mm-hmm. You know, Forbes Park, ang ganda ng garden, ang laki, may swimming pool, mansion ng bahay. Mm-hmm. Ako, as a young kid, sisilip lang ako sa swimming pool, tapos yung bahay, sisilipin ko, ang gaganda, may, ang laki ng chandelier, yung ganda. Mm-hmm. Then I asked my father, bakit tayo wala tayong swimming pool? Ba't sila ang laki-laki ng lawn nila, tapos sila ang ganda ng bahay? Sabi niya, mga successful people daw yan. Politicians, ganun, mga professionals like doctors, lawyers, sabi niya, mag-aral ka mabuti. No? Pag nag-aral ka mabuti, magiging ganyan ka. So, tumatak sa utak ko yun. So, parang he planted a seed. Correct. Kahit pa paano, mm-hmm. for you to have that mm-hmm. drive. Mm-hmm. Yeah, if you notice, yung mga bahay ko ngayon, lahat may swimming pool, mm-hmm. lahat malaki yung may lawn. Chandelier. May chandelier. Yes. Yan. Dito, dahil yung nung bata ako, I got inspired na nakikita yeah. ko lahat ng ganito. Kaya, masarap yung ambition pala, masarap yung dream ka rin. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Natutupad din somehow. And with that, we'll go to the next chapter of Joel's life. And this one, I'd like you to tell us anong scent yung ma-associate mo dito. Your startup business when it was still a car. Mm. Oh, okay. I like cool scents, no? And sweet scents, mm-hmm. no? When I was starting. Because I was really so sweet to all the customers. Mm-hmm. Talagang ang ganda ng rapport ko sa kanila. Yeah. Ang aking first store, every Cortez of Grand Central, cart lang yan. Yeah. Hindi ako ganun kataas. So sa loob ng cart, meron akong parang ganun stool. Nakatungtong ako. To see all the customers. Wait, so your cart was like literally like, a cart? Yeah. Hindi pa siya yung, di ba ngayon meron na yung enclosed? Oo, oh, just a cart lang talaga. We're just renting like 1,000 cups per day. Do you remember how many kinds of scents you got? When we were starting 1999, mga 18 cents lang siya. Madami na rin. 18. But this was all in the one cart. Okay. Yeah, so I have like 18 testers. And guro yung customers ko, more than 20, more than 30. Kasi pagbaba ng LRT, mm-hmm. sabay-sabay na, bababa yung mga from Makati, andyan sila. Kaya pagkausap ko sila, mataas ako. Yeah. Nakikita ko, try nyo, yung ganon. So I was so sweet with them. At the same time,
Filipinos, they love cool scents, mm-hmm. fresh scents, yeah. no? In terms of perfume, they don't like flowery, eh, mm-hmm. no? Pwede pa yung mga citrus and woody scents. That's mm-hmm. mula noon hanggang ngayon. Correct, fruit scents, sa mga scented candles, yeah. room freshener yan. But perfumery, medyo baka may pati may babae lang, no? Yeah. May gusto ng flowery scents. Yeah. Okay, so sweet scents, that's where you started, a little cart, like you mentioned. Mm-hmm. Sa lahat ng pwedeng maging business, bakit scent yung naisip mo? And where did you learn to do that? My father's friend, which is our neighbor, yeah. He used to work for Henkel Philippines, okay. Germany yun, yung Henkel. Sabi niya sa akin, kasi very close sa father ko, sabi niya, tulungan kita. Sabi niya, kikita ko magaling ka sa business, sa marketing. Sabi niya, gawa tayo ng perfume. Pero sa akin, kakukuha ng supply sa Henkel. Were you still in school nito? Or were you after na, after college na. Okay. Siguro, yeah, in, ano na yun, that's 1999 na. I graduated 1986. Okay. Mm-hmm. My first business was garments. Okay. It lasted for 8-9 years. Tagal din. Oo, napalaki ko yun. Ng ilang makina lang, parang tatlo lang, naging more than 100 high-speed sewing machines. Mm-hmm. Unfortunately, during the Asian crisis in 1997, it closed down. So, yun. Tapos punta muna akong Amerika. Tapos 1999, yun na yung friend ko na, si Chito. Nakita na niya kung paano mo nag-grow yung unang business. Yun, okay. Yeah, exactly. Kaya sabi niya, doon ka lang sa akin kukuha ng mga fragrances. Yeah. That's why yung pangalan ko noon, aficionado Germany perfume. Right! Kasi Germany loved yung scents, yung 18 cents. Yun, hanggang nakita ko agad yung potential niya. Sabi ko nga, nung nag-start ako nung Evercotesco Grand Central na yon sa cart na yun, ang dami bumibili. Yeah. Tapos word of mouth na lang, after mga several days, babalik siya ulit sa aming kaibigan niya. Ano kung ka-work niya yun, siyan ako bumili, siyan ako bumili. Mm. So, sabi ko, word of mouth, hindi ko masyado kailangan i-advertise ko. Sila-sila talaga na tutuwa. Yeah. Maganda naman kasi talaga yung products. Yeah. Very affordable. We started at 150 pesos, 60 ml. Tapos, yung set tumatagal like 8 hours, 10 hours. So, I was so confident. Yeah. Sabi ko, from this one store, kaya natin maging 10 or 50 to 100 or even 1,000 of stores to kaya po. Kasi nga, ang ganda ng produkto na yun. Grabe. But you are obviously skilled and blessed with it. Kasi that wasn't your first business. Yung una mo, nag-grow mo na. So, there's really some magic in you na you're made to be an entrepreneur. Ang laki advantage nun, 8-9 years ko na yun. Kasi ako lahat eh. Ako accounting, no, ako ang purchasing. Would you believe it? I was starting in 1987 after graduation. Ako nag-deliver sa Landmark. Ako nag-drive, ako yun ang pahinante. Yung ganon. Lahat ako doon. So, yun ang magandang natutunan ko for 9 years dun sa business. Kaya, nung start ako ng perfume, dito maganda na kasi maraming departments na, maraming ng tao, maraming employees, doon. Kaya maganda yung meron kami itong background na alam mo lahat. Lahat ng departments, lahat ng sector, alam mo. And I'm sure ups and downs din. Natuto ka from there that you brought eventually to the business. Looking back, because I did see that last year you celebrated 40 years as a business fan. I mean, that's insane. So this year is 41 years as an entrepreneur. Looking back, what do you think has been the key? Well, number one is really hard work. Hard work is very, very important, you know. The passion also. Kasi ito yung passion ko talaga, itong perfumery, no? And you have to be artistic then. You should love art, no? Marunong ka talagang tumigil ng mga art, yung ganon. I think, and prayers. Yeah. I think yung mga yan, tama na. Ang well-rounded na recipe ni Joel to success. Okay, let's go to the last item. You did not stop there. Aficionado grew and grew and grew and grew and grew. And yet, you have many new business ventures after that. So what scent would you associate with growing your empire, kumbaga, to include your other businesses? Siguro, we'll go for wooden scents. Kasi wood is like the foundation, no? You really have to be strong, for you to able to start another new business, yung ganon. So, let's go for wood scent.
foods. Mm-hmm. So, very earthy. Earthy. Tama yung may foundation. Because, mm-hmm. yun nga, technically, you could have just focused on this business because it's doing so well. And yet, you even ventured into a food business, mm-hmm. real estate business. Mm-hmm. Why did you feel the need to do that and go there? Well, the food business, it's a takoyaki by Joel Cruz. I started October 18, 2020. Yun yung peak ng pandemic. Yes. Kasi that time, ang mga pabango namin na sa shopping malls, eh walang malls. Bago tayo lumabas that time. So, what happened, yung aking sister-in-law and sister, at doon sa garahe ko, nagluluto siya ng takoyaki and milk tea. Mm-hmm. So, nakikita ko maraming yung mga motorsiklo na pumupunta. Louis Bile, kinukuha yung orders. Sabi ko, bakit na makikita? Parang inaalok ko pala sila. Bakit na makikita niyo dyan? Sabi ko, tsaga-tsaga niyo. Sabi, mm-hmm. ina din, haka 5,000 daw sila. From 1 to 6 p.m. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 5 hours lang. 5,000. Ah, 15,000 na. Sabi niya, 15,000 na. Sabi ko, bakit hindi niyo nakabaan? Like, start kayo ng morning hanggang evening para kaya niyo pala kumita ng maganda. Pagod na daw sila. Wala silang kasama eh. Ah, okay. So, doon ako nagkaroon ng interest, sabi ko. Since may potential yung takoyaki, yung milky niya. Sabi ko, papasok ako pero papa-franchise ko. Yeah. But I have to add Japanese food. That's what I did. Yeah. So, now we have, I think, more than 50 stores nationwide, franchise there. It's so crazy. Mm-hmm. Yeah. It's like sa Buanga restaurant na ngayon, tinayon itong franchisee eh. And takoyaki. So, grabe yung golden touch ni Joel Cruz. Please touch me. Grabe yung golden touch. So, i-share ko sa inyong lahat yung touch ni Joel Cruz. Grabe. Amazing. Yeah. Tapos, real estate naman, we have mga condominiums. Tapos, mahili ako magaling interior designing. Ganyan. Yes. So, in-interior ko yan. No? Hanggang, nag-rent mga ambassadors, mga diplomats, no? Foreigners. So, yun, pag maganda yung ano, nasa suite siya, 3 bedrooms, parang 130,000 pesos a month, not bad. Iba? Yun. So, meron akong ganon. Iba, binibenta ko na rin for sale din yung iba. So, I used to buy and then sell. Tapos, yung aking LED wall, yung mga talagang sa EDSA, mga LED, meron ako sa house noon. Yung mga friends ko na gusto, papagwari sila sa house nila. Yun. And sa Baguio, we have this boutique hotel, White House of the Lord of Sense. Dati ko siyang rest house. Okay. Eh, Baguio, hindi ako masyado nakakapunta. Yeah. Napayagan naman kami ng Department of Tourism na gawin siyang boutique hotel. So ngayon, it's a boutique hotel. We have 11 rooms doon. Talagang ang business at ideas ay dumadaloy sa dugo ni Joel Cruz. And I also have to add lang sa California, okay. I have 6 buildings, commercial buildings. Yun ang isang business ko rin sa California, in Los Angeles. Amazing. But actually, a lot of Pinoys do that, right? They're in real estate in California. I started Bianca ng 2 houses doon, siguro mga 6 years ago. Eh, hindi rin ako parati na doon. Malaking bahay. Isang bahay, siguro mga 7 rooms with swimming pool, makatabi sila eh. Eh, ang laki ng expenses ko. Sabi ko na po, association dues, insurance, every week mayroon maintenance ng gardening, yung swimming pool. Hindi rin ako parati ron, ang laki-laki ng expenses. Sabi ko, benta ko na lang, bumili ako ng commercial building, isa lang. It's like a 2-story lang, siya yung building na mataas. 2-story, pero may mga 21 tenants. Yeah. And lahat may naka-lease out talaga. Kaya it's a good business. Mm-hmm. It's a good decision also. Na binenta ko na yung house, tapos hotel na lang pag pupunta ron. May business ako. Now we have 6 buildings. Yeah. Grabe, no? I know so many Filipinos abroad who have their own job, are employed, pero nangangarap to have their own business kasi nga it affords you more freedom, more control of your time. So sa lahat ng mga kababayan natin abroad who aspire to succeed in business like you, what's your advice? Well, kasi ang business kasi, lalo abroad, kailangan ng time eh, no? So, mahirap kasi yung may job ka sa work mo, tapos hindi ka makapag-focus sa business. Unless, konti lang yung time mo sa work mo talaga, yung regular work mo. Kasi you really have to devote your time sa business. Although it's a case-to-case basis, kasi sa akin naman, kahit nandito ako,
meron kaming property management doon na sila nag-handle. Yeah. No? Pero kung gusto mong mag-hands-on talaga, you have to put your time, no? Whatever is your passion, that's very, very important. You know naman kung ano yung passion ng ninyo, kung ano yung nag-enjoy kayo gawin, let's say, produkto man to, or services man ito, na kahit napupuyat ka, andun pa rin ka, hindi ka inaantok, gusto mo yung ginagawa mo dahil nag-enjoy ka, andun yung puso mo. So I believe that's very, very important yung passion na yun. So they will know what their passion is. Correct. Yan ang kailangan alamin bago mag-dive in. Mm-hmm. And syempre, all of these businesses that we've been talking about, hindi lang naman yan ginagawa ni Joel for himself. There's a greater purpose and greater reason why Joel is working so hard despite already being so successful. And nakita naman natin lahat ng pinagdaanan ni Joel. Actually, that was only touching the surface ng lahat ng pinagdaanan ni Joel. But in just a bit, I'm so excited because we are going to get to meet and get up close and personal dito sa most valuable treasures sa buhay ni Joel. Beyond all the businesses, ano ba yon? Kikilalanin natin sila when BRGY returns.